ilang araw mga mag-aaral. Ngayon ay ipagpapatuloy natin ang ating aralin tungkol sa konsepto ng kasarian. Dumako tayo sa ating ikalawang leksyon, ang mga uri ng kasarian. Ngunit bago tayo magpatuloy sa ating malalim na talakayan, nais kong kilalanin ninyo ang mga sumusunod na personalidad. Kung ang sagot nyo ay si Vice Ganda, tama. Ito naman ang pangalawang larawan. Kung ang sagot nyo ay si Liza Soberano, tama rin. At ito naman ay ikatlong larawan. Kung ang sagot nyo ay si Isa Siguera, tama din. Ito naman ang ikaapat na larawan. Kung ang sagot nyo ay si Donalyn Bartolome, tama din kayo. Ito naman ang ikalimang larawan. Kung ang sagot nyo ay si Coco Martin, tama din kayo. At ito naman ang ating huling larawan. Kung ang sagot nyo ay si Geraldine Roman, tama din kayo. Mahusay at nahulaan ninyo ang lahat ng mga personalidad. Ano nga ba ang kinalaman ng mga personalidad na inyong nakita sa ating talakayan sa araw na ito? Ang tungkol sa SOGI o ang Sexual Orientation at Gender Identity o sa Tagalog ay Orientasyong Sexual at Pagkakakilanlang Pangkasarian. Mula sa Galang Yogyakarta, ang Orientasyong Sexual o Sexual Orientation ay tumutukoy sa kakayahan ng isang tao na makaranas ng malalim na atraksyon, affectional, sexual, emotional, at ang pagkakaroon ng malalim na relasyon sa tao na ang kasarian ay iba o maaaring katulad sa kanya o ang kasarian ay higit pa sa isa. Sa kahulugan ng orientasyong sexual, ito ay tumutukoy sa paraan ng pagpili kung sino ang iyong makakatali, lalaki man o babae. Ang orientasyong sexual ay maaaring mauri sa tatlo, ang heterosexual, homosexual, at bisexual. Heterosexual ang mga taong nagkakanasang sexual sa ibang kasarian tulad ng ang lalaki ay gustong makipagrelasyon at makipagtalik sa babae at ang babae naman ay sa lalaki. Homosexual naman ang mga taong nagkakaroon ng pagnanasang sexual sa katulad nilang kasarian. Halimbawa, ang lalaki ay nagnanais makipagrelasyon at makipagtalik sa kapareha niya ng kasarian. Gayun din ang babae na mas gusto ang kapwa babae bilang karelasyon. At ang bisexual naman ang mga taong nakakaranas ng sexual na pagnanasa sa dalawang kasarian. Samantalang ang pagkakakilanlang pangkasarian o ang gender identity naman ay isang malalim na damdamin at personal na karanasang pangkasarian ng isang tao na maaaring nakabatay o hindi nakabatay sa sex niya nang siya ay isilang. Kabilang ang personal na pagtuturing niya sa sariling katawan, malayang pagpili kung ano ang naising niya sa kanyang katawan na minsan ay nauuwi sa pagpapa-opera, pag-inom ng gamot o iba pang paraan. At ibang pang-ekspresyon ng kasarian katulad ng pananamit, pagsasalita at pagkilos. Sa kasalukuyan, bukod sa mga lalaki at babae, may tinatawag ding pagkakakilan ng pangkasarian na kinabibilangan ng mga lesbian, gay, bisexual at transgender o kilala bilang LGBT. Ang lesbian o tomboy ay mga babae na ang kilos at damdamin ay panlalaki. Mga babaeng umiibig sa kapwa babae dahil sila ay may pusong panlalaki. Tinatawag din nating tibo at tomboy sa Pilipinas. Samantalang ang mga gay o bakla ay mga lalaki na ang damdamin at kilos ay pambabae. Ang ilan sa kanila ay nagdadamit na pambabae at umiibig o nagkakagusto sa kapwa lalaki din. Kilala din sila sa tawag na Becky at Bayot.
Ang bisexual naman ay mga taong may atraksyon o damdamin sa dalawang kasarian. At ang transgender ay ang mga taong may pakiramdam na sila ay nabubuhay sa maling katawan. Ang kanilang pag-iisip at pangangatawan ay hindi nakabatay sa kanilang sex. Samantalang ang asexual naman, ito ay mga taong walang pakiramdam o atraksyong sexual sa anumang kasarian. Ngayon ay alam niyo na ang kahulugan at pagkakaiba ng sexual orientation and gender identity. Nawa ay magkaroon tayo ng malalim na pag-unawa at paggalang sa mga kapwa natin na iba ang orientasyong sexual at pagkakakilanlang pangkasarian. Hanggang sa muli nating talakayan, maraming salamat!